Channel! Nahihirapan ka pang mag-bandage? Hindi alam ang tamang pagbibenda ng iyong stump o limb? O nalimutan ng turong ni Doc sa inyo? Huwag kang mag-alala dahil ito ang channel na para sa inyo. Dito sa video ko ay ituturo ko ang step by step kung paano ang tamang pagbibenda ng inyong stump at kung paano ko nililinisan ang stump. Pero bago ang lahat, ito na ang aking disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Kapag kakagaling mo pa lang sa opera or amputation surgery, ang unang-unang ituturo sa inyo ng doktor ay paglilinis ng sugat. Masakit yun. Super. Nangangatugutog pa nga ako eh. Pero kailangan talaga siyang linisin. Sa akin kasi staples ang ginamit. Yung sa iba raw kasi tahe. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 21 staples yung ginamit sa akin. Sa inyo, please comment down below kung anong ginamit sa inyo. Kung tahi ba or staples. Pahay sa akin ng doktor ko na dapat araw-araw nililinisan yung part na naoperahan o yung sugat. Gamit ang betadine at gasa. Bakit? Ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng nana. Since maselan ang kondisyon mo, kailangang ingatan talaga ito. Kasi pag ito nagkaroon ng nana, need mo agad pumunta ng emergency room. Kasi pwede siyang maging infection. Kaya need din itong obserbahan araw-araw. Isa pang mahalagang payo ni Doc sa akin is yung pagbebenda ng aking limb o nung stump. Why? Kasi may need tayong ma-achieve para masabing ready na ang stump natin for prosthesis. Please comment down below kung anong shape ang need ma-achieve ng inyong stump yung sinabi ng inyong doktor sa inyo. Interesado akong malaman yan. Share ko lang yung shape na need kong ma-achieve na para malaman if ready na for prosthesis yung aking limb is own shape. Papakita ko yung puto kung saan man spasyo meron. Kaya naman, kung parehas tayo ng payo from our doctors, let me know, matyaga ko yung babasahin isa-isa. Please keep on watching until the end dahil ituturo ko din sa inyo ang step by step on how you will bandage your limb. O yan, ito ang aking limb. Ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano magbenda. Step 1, vertical. Kahit dito sa harap or sa likod, okay lang. As long as comfortable ka. Ako kasi sa likod, kasi nung umpisa na tinuro sa akin, sa likod din talaga. Kaya, yun, dito ko na umpisahan. Step 2, diagonal. So, itutupi lang natin to, papuntang dito. Yan. Paalala, dito lang natin sa side, sa magkabilang gilid, dalagyan ng tension. Kasi, para maiwasan ang pagkakaroon ng dog ear. Kasi, pag nagkaroon tayo ng dog ear, mahihirapan tayong isuot palagi yung prosthesis kasi masakit. Yan. Step 3, horizontal. Yan, paganyan. Paikot na. Yan. Need ito para hindi lumuwag yung benda habang ginagawa natin ito. Step 4, diagonal ulit. So, yan, ipagpapatuloy lang natin ito hanggang sa matapos natin ang pagbibenda. Dito lang ang tension ulit, tapos loose pagdating dito. Sikot. Tension. Dito. Then, tension ulit dito sa dulo. Yan. Tapos, loose. So, ayan, paulit-ulit lang yan. Yan, hanggang sa matapos. So, paalala lang ulit. Ang pagbebenta ay dapat every 2 hours dahil lumuluwag rin ito. Pero kapag hindi mo pa kaya, galaw-galaw,
yung limbs mo kasi lalo na kung bago pa lang yung opera sa'yo. Masakit din talaga yan, kaya tansyahin mo muna yung sarili mo. Iwasan ang pagkakaroon ng sugat sa mismong limb. Lalo na kung sariwa pa nga. Kahit yung mga nakakailang buwan pa lang. So, ayan siya, guys. Nabalot mo siya ng maigi. I hope na may natutunan kayo sa topic natin. Please comment down below kung ano yun. Tiyak na masisaya na kung basahin yan isa-isa. If may kakilala kayo na sa tingin niyong makakatulong itong informative video ko, please share it to them para alam nila kung paano nila i-handle ang kanilang limb. And if you have questions and suggestions, please drop it below para sa next video natin ay ma-discuss natin yan. That's it for today's video. Please leave us a like if nagustuhan nyo ang topic namin and subscribe kung bago pa lang sa YouTube channel namin and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. And please help my YouTube channel to reach 1K subscribers. Thanks for watching and see you in my next video. Bye-bye!